Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po mga minamahal, inaanyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Ito po idadalhin natin mga aral ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Everybody say praise the Lord! Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating makamay, opo, dakilat, mapagpala, mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalama, Pastor End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos natikit sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, sa iyong santong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasin ikaw aking asahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat tapkinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief, and doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Pakabalik po siya mapuan at unang tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po ay nagbabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo, mga aral na iniwan ng ating beloved Abastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating pinagpalang mga baguhang narito, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers, sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin, ating beloved Tate, beloved Minister Luke, sa Armamano sa Buhay, yan po sa dako ng USA, purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, pamagatan po natin, the difference God makes. The difference God makes. Sa Tagalog niyan, mga minamahal, ang kahibahan na ginawa ng Diyos. O ang pagkakaiba na gagawin ng Diyos. The difference God makes. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Ecclesiastes, chapter 6, verse 11. Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better? Verse 7. Or the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Verse 6. Yeah, though he live 1,000 years twice told, yet hath he seen no good. Do not all go to one place? God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 11, 7, at 6. Yamang maraming bagay na nangadaragdag na walang kabuluhan. Ano ang lalong kinaigi ng tao? Dito po sa 7, lahat ng mga gawa ng tao ay para sa kanyang bibig. At gayon may ang panglasa ay hindi naisisiyahan. Dito po sa 6, oo, bagamat siya ay nabuhay na ng 1,000 taon, ay makalawang masaysay. At hindi man nagalak ng mabuti, hindi ba nagsiyayon ang lahat na nag-iisang dako? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang magpala ng kanyang banal salita. Ang tinatalakay natin, the difference God makes, sa Tagalog, ang kaibahan na ginawa ng Diyos o ang pagkakaiba na gagawin ng Diyos. Sabi ng ating nabasa sa ating teksto, Ecclesiastes Kabanatang 6, talatang 11, maraming bagay na dagdag ng walang kabuluhan. Ang tao kasi, mga minamahal, sa ginawa ng Diyos na perpekto, maraming idinagdag ang tao. Pero ang sabi ng ating nabasa sa talatang 11 ng Ecclesiastes Kabanatang 6, maraming bagay na idinagdag na walang kabuluhan. Kaya nga nagtatanong ang tao, ano ba ang mas maigi sa tao, mga minamahal? Dahil hindi alam ng tao, mga minamahal, kung ano ang mabuti sa kanya. Dahil hindi niya naunawaan
na yung pagkakagawa ng Diyos sa kanya at anong bagay ang meron siya na ibinigay ng Diyos ay sapat na yon. Kaya ang tao ay nagtatanong, ano ang lalong maigi sa tao? Kaya sabi ng verse 7, mga minamahal, lahat ng gawa ng tao ay para lamang sa kanyang bibig. Subalit hindi niya ito nalalasahan. Ang ibig sabihin, yung gusto ng tao, ginawa niya, mga minamahal. Tinikman niya ang lahat ng bagay, pinuntahan niya ang gusto niyang puntahan, ginawa niya ang gusto niyang gawin, mga minamahal. Ang ibig sabihin na hindi niya nalasahan, mga minamahal, hindi rin siya naligayahan. Hindi siya nagkaroon ng contentment, hindi siya nasiyahan, mga minamahal, sa lahat ng bagay na ginawa ng tao. Kaya sabi ng verse 6, mga minamahal, mabuhay man ang tao ng 1,000 taon, nagsisiyaon ang lahat sa isang dako lamang. Ibig sabihin, kung humaba ang buhay ng tao, humaba ng humaba, mga minamahal, at hindi niya inaunawaan, mga minamahal, kung ano yung kakaibang ginawa ng Diyos sa kanyang sarili at sa bagay na nasa libutan na para pakinabangan ng tao, mga minamahal, ang tao ay pupunta lamang sa isang dako. Ano yung isang dako, mga minamahal? Kung naunawa ng tao kakaibang ginawa ng Diyos, isang dakong tunay na tahanan o sa langit ang pupuntahan ng tao. Subalit kung hindi naman maunawaan ng tao ang kakaibang ginawa ng Diyos, mga minamahal, isang dako pa rin ang kanyang pupuntahan, yun ang sinasabing kabaligtaran ng langit, ang sinasabing impyerno. Kaya dapat maunawaan ng tao, mga minamahal, ano ba ang kakaiba na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo? Dapat nating maunawaan ngayon yan, mga minamahal. Ang unang bagay na dapat maunawaan ng tao sa kakaibang ginawa ng Diyos ay yung pagpili sa Kanya. Ay yung paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi dahil sa ikaw ay naisama rito o kaya nagnanais kang gumaling ang iyong karamdaman, malutas ang iyong buhay, paggaling ng iyong karamdaman, paglutas ng iyong problema, iniwanan mo na ang Diyos na nagbigay sa iyo niyan. Hindi mo na-appreciate, mga minamahal, kung ano ang kakaibang ginawa ng Diyos. Dahil kung pumunta ka sa doktor, sasabihin ng doktor na gagaling ka. Pero walang kasiguradahan, mga minamahal. Pag pumunta ka sa mahal na Panginoon, pag ang Diyos ang nagsabing gagaling ka, yan, meron niyang kasiguraduhan. Pero bago yan mangyari, mga minamahal, dapat maunawaan mo munang narito ka. Hindi para pagalingin lang Diyos na iyong karamdaman at bumalik sa kasalanan. Narito ka, hindi para malutas lang ang iyong problema. Paglutas lang ang iyong problema, magpakaligaya ka uli sa kasalanan. Dapat mong maunawaan ang kakaibang ginawa ng Diyos para sa iyo, una't higit sa lahat, na ikaw ay piliin ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Kindly pray. The book of Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. The book of Proverbs chapter 1, verse 33. For, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. God bless you. Dito po sa mga awit, sa 65, talata po ay 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisihan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi po ng malakas na praise the Lord. Unang bagay na dapat nating maunawaan ang kakaibang ginawa ng Diyos ay yung pagpili sa atin. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, hindi ka pipiliin ng sanlibutan, ikaw ang pipili. Naunawaan natin yon. Gagamitin mo yung free will mo para piliin mong ikaw ay maging sa tagasanglibutan. Pipiliin mo, gagamitin mo yung free will mo para piliin mo ang mga bagay na sa sanlibutan. Gagamitin mo ang free will mo
para ilagay mo ang iyong sarili sa kasalanan sa sanlibutan. Pero ibang kakaiba ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Jesu Kristo, tawagin kang mapalad. Sa paanong paraan ang sabi, mapalad ang pinili ng Panginoon at pinalapit sa kanyang tahanan. Yun ang unang bagay na natin dapat maunawaan. Nakakaibang ginawa ng Diyos, mga minamahan. Kaya pala tayo narito, kakaiba ito. Hindi kagaya ng ibang ating napuntahan noon, na ating pinanggalingan noon, mga minamahal, na maaari tayo ay walang magawa, nasama ng ating barkada, nagsasayang tayo ng oras. Ngayon, wala na tayong sinasayang na oras, mga minamahal. Malaga na ang bawat araw na makita natin ang ating sarili na tayo'y kasama sa mga mapalag na pinili ng ating malapay noon na, na may kalayang palaging purihin na ng ating mga labi, ang ating pinakamamalapay sa Kristo na madama natin na ang napakatamis at malalang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag hindi ka pinili ng Diyos sa katotohanan, kahit saan kang fellowship mapunta, wala kang mararamdaman. Ang mararamdaman mo, ang sakit ng iyong karamdaman, ang bigat ng iyong problema, ang iyong kalungkutan, wala kang katiwasayan, iyan ang mararamdaman mo. Pero kung maunawaan mo ang kaibang ginawa ng Diyos sa buhay mo, na pinili ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang mararamdaman mo, ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon na magbibigay ng katiwasayan at kapayapaan sa iyong kalooban. Kaya sabi ng ating nabasa, mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo upang siya'y makataan sa iyong mga looban, kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay ng iyong banal na templo. Pag narito ka, masaya ka. Pag nasagawain ka ng mahal na Panginoon, masaya ka. Lutas ang lahat ng iyong problema, wala kang problema. Kailan babalik ang problema o mananatili ang problema pagka hindi ka nag-concentrate sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pero pag nandito ka, isa lang ang aim mo, mga minamahan, ang goal lang natin ay madama ang matamis at malala presensya ng ating mahal na Jesucristo, sinasabing mapalad ka na pinili ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Ito ang kakaibang ginawa ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay napabilang sa mga banal na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa bawat araw, may nangyayaring disgrasya, mga minamahal. Kagaya nung nangyari sa amin nung isang araw, Biyernes, mga minamahal, o Wednesday rather. Papunta kami sa gawain natin dito, mga minamahal. Kaya pala traffic, dahil doon sa unahan, mga minamahal, merong naplata na napakalaking sasakyan. Siguro 20-wheeler yun kasi napakahaba, mga minamahal. So nag-cause siya ng traffic. Dito ka palang sa Paso de Blas, mga minamahal. Dahil traffic, iginit-git ko yung aking sarili sa left lane, mga minamahal, pero yun ay mga truck. So kasabay ko yung napakalaking truck, nandun ako sa tagiliran niya, mga minamahal. Dahil nandun ako sa tagiliran, mayroong bigla sumulpot na kotse na Bios na kulay gray, mga minamahal. Pagsiksik siya sa akin, nakita ko siya sa side mirror, pinabayaan ko siya. Sa isip-isip ko, sige, mauna ka na. Pero pag-una niya sa akin, kinalad ka siya ng napakalaking truck na nasa tagiliran ko, mga minamahan. Isipin niyo kung walang ating mahal na Jesucristo, walang mag-uudyok sa'yo kung ano ang gagawin mo. Kung hindi gagawa ng kakaibang bagay sa'yo ang ating mahal na Panginoon, yung oras na yun, ako ang nadisgrasya, mga minamahan. Actually, sa ating paglalakbay, payapa lang tayo. Nagpuri ka sa malapit, payapa kang aalis sa bahay mo, payapa kang darating. Pero nung araw na yon, mga minamahal, pag-alis pang palang sa bahay namin, parang iba yung aking pakiramdam. Eh haba ko'y nagmamaliho, taas na ang taas yung aking kamay. Yung iba yung pagpupuri ko sa ating malapit Jesu Kristo. Noon pala, may disgrasyang magaganap, hindi sa anak ng Diyos, kundi sa taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Yan ang sinasabi ng Balay na Kusatan, ang Diyos ay gagawa ng kakaibang bagay sa iyo. Sabi ng Balay na Kusatan, ang Diyos ay maglalagay ng bayang kapalit mo instead na ikaw ang mapapahamak ang bayang hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal Jesu Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 1, ang talata ay 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Ito ang kakaibang bagay na ginawa ng Diyos. Matapos na tayong piliin, ang Diyos ay nangungusap sa atin.
Hindi ba nararamdaman natin yan? Nangungusap ang Diyos sa bawat pagkilos, sa iisipin mo, sa sasabihin mo, sa gagawin mo. Nangungusap ang Diyos. Maliban na lamang na hindi ka nakikinig, iba ang pinakikinggan mo. Hindi ang Diyos sa langit, kasi sa salibutan meron din Diyos. Hindi ba? Sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay sa iyong amang Diablo na sisimula pa ay sinungaling. Tinatawag siya, mga minamahal, na Diyos na salibutan. Iba ang bulong niyan sa iyo, mga minamahal. Ang bulong niyan sa iyo, gumawa ka ng kasalanan. Ang bulong niya sa iyo, mangapi ka ng kapwa, malamang ka ng kapwa. Ang bulong sa iyo ng kaaway, huwag mong gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang ibubulong sa iyo ng ating mabait na Diyos sa langit, ang ating mahal na Panginoon, gawin mo ang kanyang kalooban. Pagpapalain ka, gagawa ng kaibang bagay ang Diyos, pabor para sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ano ba na mangyari sa salibutan? Sumamawa ng salibutan, mga minamahal. Didinggin mo ang tinig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, gagawa at gagawa ng kakaibang bagay ang Diyos para sa iyo. Makikita mo ang pagkapahabag sa paligid mo. Ikaw na anak ng Diyos, mananatili kang intact na sa iyo ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa banal na kasulatan, mga minamahal, gamitin natin ang mga istorya ito sa banal na kasulatan. Kung paano ang Diyos ay gawa ng kakaibang bagay. Hindi ko po ata naisulat. Kindly, Mateo chapter 9 verse 20. At ihahanda natin ang 2 Kings chapter 17 verse 12 and 14. Kindly po. The Gospel of Matthew chapter 9 verse 20. And behold, a woman which was deceased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Verse 22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Mateo kapitulo 9, versikulo 20, talo sa 22. At narito, isang babaeng inagasan na may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Darapat paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na iyon, Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Doon sa pinanggalingan natin, hindi pwedeng pumalakpak ng malakas. Di ba? Pero ngayon, dito, pwedeng pumalakpak ng malakas. Pwede rin magsabi ng malakas na praise the Lord. Yan lang ang ingay nyo. Huwag kayong gigawa ng ibang ingay. Pag yan lang ang ating sound, narinig ng kapitbahay natin, pati sila, pagpapalain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating nabasa, mga minamahal, ano ang kalagayan ng babae? Ang sabi, 12 taon siyang inaagasan. 12 taon, mga minamahal. Sa madalit salita, sa 12 taon, kung meron siyang ari-arian, mga minamahal, meron siyang kabuhayan, gagamitin niya yon para gumaling siya. Sa madalit salita, maaaring ginamit niya. Nanggaling siya kung saan-saan doktor, sa kwak doktor, sa magagaling na doktor, sa mga espesyalista, at saan-saan at marami siyang ininom na gamot, maaari. Kagaya ng ating beloved brother na nagpatotoo kanina, mga minamahal, hindi ba? Kasi gusto niya gumaling sa kanyang karamdaman. Pero isang araw, sa kugustuhan niyang gumaling sa karamdaman, kung ano-ano ang kanyang ginawa, mga minamahal, naging taong grasya na siya, nasa lansangan na siya, mga minamahal. Nawala siya sa kanyang sarili. Pero sa babaeng ito at sa ating mahal na kapatid, nagpatotoo kanina, gumawa ng kaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, na ang babaeng ito ay mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo during earthly ministry ng ating mahal na Panginoon na hawakan niya lang ang laylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon, gumaling ang kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng verse 22, natapot paglingon ni Jesus at pakakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yon. Paano siya gumaling? Hindi na siya gamot, mga minamahal. Dahil 12 years na siyang may karamdaman.
maaring wala na siyang kabuhayan, kaya nakipagsiksika na lamang siya nang mapakinggan niya na merong Jesus na nagpapagaling. Sa kanyang pakipagsiksikan, mga minamahal, hindi na pera ang ginamit niya. Ang ginamit niya, pananampalataya, gumawa na ibang bagay ang ating malapitan sa kanya. Sabi ng ating nabasa, na-desert ng ating malapitan kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi ng malapitan, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya pag gumaling ka sa pananampalataya, anong tawag diyan, mga minamahal? Kakaibang ginawa ng ating Diyos. Yan yung ating titulo, The Difference God Makes. Gagawa sa iyo ng kakaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Pero wala kang gagastusin, mga minamahal. Wala kang pupuntahan, pero meron kang lalapitan at sasampalatayanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pinag-uusapan natin na gawa ng kakaibang bagay malapit ay sa kagalingan. Paano naman ngayon sa tinatawag na kahirapan? Basahin natin. Kindly mo. The second book of Kings, chapter 17, verse 12. For they served idols, whereof the Lord had said unto them, you shall not do this thing. Verse 14. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks, like to the neck of their fathers, that did not believe in the Lord their God. God bless you po sa Tagalog. Ikalawang mga hari, kapitulo 17, versikulo 12. At sila nagsisipaglingkod sa mga Diyos-Diyosan na siyang sa kanila ay sinabi ng Panginoon, huwag niyong gagawin ang mga bagay na ito. Beloved Brother Joey, ano ang ating binabasa? First King? Second Kings. Ano ba yung ating nabasa, ating beloved Doc, kanina? Second King? Excuse me, First King. First King chapter 17, verse 12 and 14. Kindly. This the first book of Kings chapter 17, verse 12 and 14. First Kings chapter 17, verses 12 and 14. Amen. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. God bless you po. Kindly, beloved Brother Joey. Dito po sa unang mga hari, kapitulo 14, versikulo 12 at 14. Tumindi ka nga, umuwi ka sa iyong bahay, pagpasok ng iyong mga paa sa bayan ng mga Persking mamamat. Na tayo. Persking na tayo, Blood Brother Joey. Persking, chapter 17, verse 12. Dito po sa mga unang hari, kapitulo 17, versikulo 12 at 14. Amen. Amen. Praise the Lord. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay. Kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at hihanda sa akin at sa aking anak upang aking makain bago kami mamatay. Versikulo 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina na hindi magkukulang o ang mga banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw ng magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa.
Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Naiwan ata ating beloved brother Joey yung salamin niya. May nahirapan siya magbasa. Siguro dadagdagan natin yung spotlight natin doon para lumiwanag. Pumalakpak na ba kayo? Nakalimutan ko. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakalimutan ko tuloy na pumalakpak na kayo. Kanina yung ginawa, ang tinalakay natin, yung kaibang ginawa ng mahal na Panginoon sa kagalingan ng karamdaman. Pananampalataya ang ginamit ng babae, gumawa ng kaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Ngayon naman sa kahirapan, sa panahon ni Elijah, ni Elias, mga minamahal, 3 taon ang kagutuman. Inutusan siya ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa Sarepta. Andun ang babae, sabihin mo na pakainin ka, sabi ko. Pagdating ni Elijah, mga minamahal, sabi ng Panginoon, pakainin mo ako. Sabi ng babae, Panginoon, buhay ang Panginoon, wala kami rito kundi konting langis lamang at arena na aming lulutuin at kakainin ng aking anak at maghihintay kami ng kamatayan. Sabi ni Elijah, mga minamahal, bilang prophet of God, gawin mo ang gusto mo. Ang ibig sabihin, kung gusto mo magluto ng tinapay para sa iyong anak, gawin mo. Pero bago mo gawin yan, gawin mo muna ang inuutos ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Yun ang utos, mga minamahan. Eh kung sa inyo inutos yun, kakainin ko na nga lang ito, lulutuin ko na lang. At maghihintay kami ng kamatayan ng aking anak. Sino pang Diyos ang sinasabi mong ibigay ko sa iyo? Papakainin kita, ikakainin namin ito. Pero sabi ni Elijah, mga minamahal, ni Elijah, ni Elias, gawin mo gusto mong gawin. Pero bago mo gawin yan, sundin mo ang inuutos ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Kaya ang ginawa ng babae, mga minamahal, niluto niya ang tinapay, ginamit niya ang konting langis ng maluto niya, ibinigay niya kay Elijah bilang propeta ng Diyos na nag-uutos sa kanya at nagluto siya ng kanya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Subalit nagtaka siya, mga minamahal, 3 taon na tagutong ang lumipas. Sabi ng ating nabasa, kailanman hindi naubos ang arena, kailanman ay hindi naubos ang langis. Anong tawag dyan? Kakaibang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Pag sinunod mo ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi mabigat na sinita para sa iyo, malalampasan mo ang kahirapan, kaya kang pasaganahin sa mahabang panahon ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Actually, nangyayari sa atin yan, hindi ba? Na matutuhan natin, mga minamahal, ang tamang paraan ng pagbibigay. Ginagawa muna natin kung ano ang naipangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bago mo bawasan ang meron ka, bago mo bawasan, unang-una mong alasin ang tinatawag na touch para sa mahal na Panginoon at magpakita ka ng pag-ibig mo para sa mahal na Panginoon. Kaya ibibigay mo'y buo. Pag binigay mo ang buo para sa mahal na Panginoon, gawin mo ang gusto mong gawin. Bumili ka ng pagkain para sa iyo, sa iyong pamilya, magbayad kayo ng inyong mga bills, at ikaw ay maglaan ng extra expenses para sa lahat ng iyong pangailangan, magtataka ka na ibigay mo na ang bahaging para sa Panginoon, nagpakita ka na ng pag-ibig para sa ating pinakamalapit na Kristo, yung natira para sa iyo, kailanman na hindi naubusan, lalo ka pang pinagpala ng ating pinakamamahal na Kristo. Ang tawag dyan ay kakaibang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Hope, mga minamahal, sinong hindi nakalam ang Panginoon ang may gawa nito. Walang pwedeng gumawa nito, mga minamahal. Kaya dapat malaman ng marami, ipagsasabi natin na ang Diyos sa langit ang tanging pwedeng gumawa nito. Kindly. The book of Job, chapter 12, verse 9 and verse 10. Who knoweth not in all of this that the hand of the Lord hath wrought this? In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. God bless you. Job, kapitulo 12, versikulo 9 at 10. Sino hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ay siyang gumagawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sino hindi nakakaalam nito? Amen? Sino hindi nakakaalam nito? Pinagpala tayong alam na natin na ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay na ito ay walang iba, kundi tangi lamang ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag pinaglikuran mo ang ating mahal na Jesucristo, ang nasa iyo ay ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pag nasa iyo ang kamay ng ating mahal na Panginoon, lutas na ang lahat ng problema mo sa buhay. Ang kaaway mo ay kaaway ng Diyos,
ang kahirapan mo'y magiging kasaganahan, ang kalungkutan mo'y magiging kagalakan, ang panalangin mo sa bawat sambit ng iyong labi, hindi mo pabilibigkas, meron ng katugunan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nagaganap? Sabi ng verse na ating nabasa, sapagkat nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Sa makatuwid, lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay ay nasa kamayan ng ating mahal na Panginoon. Higit ang tao na nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang kalugihan, mga minamahal. Amen? Walang kalugihan. Pero nabe-bless kami sa inyo. Dahil kahit saan tayo pumunta, subusunod kayo. Di ba? Kaya magpagawa tayo ng malaki. Pag nandyan na kayo, maliit pa rin. Magpagawa ulit tayo ng malaki. Susunod naman yung iba, maliit pa rin. Kaya sa Jesus Miracle Crusade, pagawa tayo, malaki, malaki, malaki. Pero pag nandito na kayo, maliit, maliit, maliit. Kailangan talaga, malaki. Siguro Astrodome na ang kinakailangan susunod nating ipapagawa. At magaganap, mga minamahal. Ipagpe-pray natin yan. Dahil sabi ng ating nabasa, ang Diyos ay gumagawa ng kakaibang bagay. Yung mga wala nga sa katotohanan, napakalaki. Pasyalan lang. Yung sa atin, dapat lakihin natin dahil ito ang ating bahay panalanginan para katagpuin ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy tayo, pag naglunsan na tayo, naglunch na tayo ng ating project, mga minamahal, para sa isang malaking bahay, sambahan, taas ang kamay na makikibahagi. Lahat ba nakataas ang kamay? Simulan na natin mamaya. Simulan na natin. Hanggat na nasa level 1 pa tayo, bago matapos ang pandemic, meron na tayong Astrodome para sa ating main church na pananambahan. Kasi nagtaas kayo ng kamay. Nagtaas kayo ng kamay, ha? Huwag nyo nababawiin yan. Pag binawi nyo yan, lagot kayo sa mahal na Panginoon. Pero pag hindi nyo binawi, lalong gagawa ng kaibang bagay ang ating mahal na Panginoon. Habang hinihintay natin ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon, lahat ng pabor ng ating pinakamahal na Kristo ay nasa atin. Kindly po, sa ating mga last verses, maghanda po ating magpaawit, mga manugtog. The book of Deuteronomy, chapter 28, from verse 6 up to verse 10. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways. The Lord shall command thee blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. God bless you po. Beloved Brother Joey, verse to verse tayo. Verse 6. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 6, tuloy ang basa hanggang 6. Verse to verse tayo, beloved Brother Joey. Verse to verse. Verse 6, begin at verse 6, kindly. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Gagawin itong kakaiba ng Diyos para sa iyo. Sa iyo lamang gagawin at hindi sa iba. Sabi, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Saan ka man pupunta, maluma man ang panahon at maging bago ang panahon sa lugar na iyong pupuntahan. Sa iyong pagpasok at paglabas, sabi ng ating nabasa, binitawan ang salita ng Diyos, ikaw ay magiging mapalad. Kaibang bagay na gagawin ng Diyos, ito ay para sa iyo. Next verse, kindly, verse 7. Dito po sa 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Amen. Walang pwedeng makipag-away sa iyo, mga minamahal. Dahil sabi ng verse 7, sasaktan ng Panginoon mo sa harap mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sa harap mo mismo, makikita na iyong mga mata na sila'y sasaktan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi, sila'y lalaban sa iyo na 100 at tataka sa harap mo na 700.
Ibig sabihin, kahit gumawa pa sila ng hukbo, paramihin ang kanilang hukbo, mga minamahal. Pag lumaban sa'yo, hindi sila magtatagumpay dahil sila'y sasaktan ng Diyos sa iyong harapan. Pati si Satanas, hindi magtatagumpay sa'yo. Mga karamdamang darating, ipapadala ng kaaway ng Diyos, mga kahirapan, lahat yan ay kaaway. Sabi ng Banal na Kasulatan, dumami man sila, hindi sila magtatagumpay laban sa'yo. Verse 8, kindly. Dito po sa 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong kamalig. Magbukas ka ng negosyo sa iyong ipunan ng kayamanan. Igagawad sa iyo ng mahal na Panginoon. Ano man ang hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesucristo at pagpapalain ka sa lupaan, sa lupain na ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, saan ka man mapadpad, habang ang Diyos ay Diyos mo at ikaw ay anak ng Diyos, gagawa ng kaibang bagay ang Diyos para sa iyo, pagpapalain at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Verse 9. Dito po sa 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang katatagan ay ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Walang katisuran, mga minamahal. Ano man ang mangyari, hindi ka mawawala sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo dahil sabi ng ating labasa, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Ang tawag sa iyo ay Holy Nation ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, ang sabi, dapat mong galapin ang Kanyang mga utos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Pag nagawa natin yan, sabi ng ating labasa, ang katatagan mula sa mahal na Panginoon ay ibibigay sa bawat isa nga na Kanyang mga anak. Verse 10, last verse, kindly, maghanda na po ating manugtog at magpaawit. Dito po sa Jesus, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. At mapapatunayan ng lahat ng bayan ng buong lupa, mga minamahal, sabi ng ating nabasa na ikaw ay tinawag sa magitan ng pangalan ng Panginoon at sila ay matatakot sa iyo dahil mauunawaan nila ang meron ka, ang Diyos na gumagawa ng kaibang bagay, mga himalat kababalaghan na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang ibang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, bakit nga ba, Panginoon? Dahil mula nang tanggapin natin ang mahal na Panginoon, hindi natin lubos maisip at tayo ay nagtatanong, bakit tayo pinili ng ating mahal na Panginoon? Tayo'y pinili, sabi ng ating pinag-aralan, dahil gustong gumawa ng kakaibang bagay ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Lahat na mga dala niyong baguhan, dalhin niyo sila sa harapan. Tayo po yung umawi. Hallelujah. Mula nang tanggapin kita, Panginoon, di ko lubos maisip. Parahanin po natin yung mga baguhan natin. Bigyan natin sila ng daan. Bakit nga ba, Jesus, bakit pinili mo ang isang nilalang na tulad ko? At kung iisipin lang, ako'y wala namang nagawa upang iyong kalulugdan. Kaya sa habang may buhay, pasasalamat ko'y sa iyo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako
Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba, walang iba kundi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko dahil lamang sa pag-ibig mo. Hallelujah. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Sabihin natin, sinasamba kita. Sinasamba kita, aking Panginoon. Aking Panginoon. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, sa habang thank you so much, Lord God. Nagpupuri ako, paglilingkod sa iyo. At susunod sa kalooban mo. Yes. Sabihin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iisip lang, ako'y wala na ba? Nagawa upang iyong kalulugda. Hallelujah. Kaya sa amang ay buhay, Aba, Panginoon, Hallelujah. Ko. Ayat Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba, walang iba. Hallelujah. Ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkat alam ko dahil lamang sa bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Hallelujah! Kaya, Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Walang iba kundi ang buhay ko. Walang iba kundi ang buhay ko. Sa'yo ay nanggaling. Pag naalam ko dahil lamang sa pag-ibig ko. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Hallelujah! Kaya, Jesus, ang munting alay ko ay tanggapin. Hallelujah! Thank you so much. Walang iba, kundi ang buhay ko sa'yo ay nanggaling. Pagkakaalam ko dahil lamang sa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, tanggapin yung ating malapit, ating beloved co-preacher, beloved brother, Joey Mansell. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga baguhan, mga bisita, kayo po'y lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil siya mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Nasaksihan niyo po, narinig niyo ang mga buhay na patotoo na talagang ito'y kamangha-manghang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yan po ay magaganap din po sa inyo kung tapat po kayo na talagang tatanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagbahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay at hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ikaw ay tapat, ikaw ay sinsiro at nais mo talagang magbago, tutulungan ka niya.
Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ilulubog ka sa tubig. True immersion po ito. Baptism in water in Jesus' name. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Pag napatawad na ang kasalanan mo, sasayo naman ang banal na Espiritu. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga sa ating mga bisita, ating live webcast viewers, pagkatapos mong sumampalataya, nakapagsisi ka na, mag-decide po kayo. Huwag po kayong lumisan sa banal na gawain. Maging dyan po sa ating mga viewers kung saan kayo naloon, para makasigurado magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal ko, sumunod po kayo sa panalangin. Amen. Praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako, taus-puso, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Taus-puso kitang tinatanggap bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay, at ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang ng Malapastor Evangelista Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Amang banal, isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa apat na reglamento na isagawa na po yung pananampalataya. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging yung pangalawa, yung pagsisisi sa kasalanan. Yamang nagsisi na sa kasalanan at tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kayo po ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus upang makasiguro ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At magpapatuloy po tayo sa takdang panahon, siya naman ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, wala kang katatakutan sa huling panahon. Isa lang katatakutan mo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na masunod ang kanyang lahat ng kalooban. Kaya ang gagawin natin, magpapatuloy po tayo. Anyayahan po natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga hindi pa po naliligtas. At doon po magsisimula. Lahat naman ng iyong pangangailangan, lahat ng iyong mga dalangin, habang tumataas ang antas ng iyong pananampalataya, dumadalo ka ng dumadalo, tinitiyak natin, idaragdag na lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. God bless you po, at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Ibigay ko po ang pagkakataon sa ating beloved student preacher, Rob Blanco.
God bless you, my beloved preacher, beloved Joey, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magkakaroon po ng ating pag-ninilay minsan pa mga minamahal sa dakilang kaligtas na pinagkalusot sa atin ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, 2,000 taon na nakaraan, purihin ng ating mahal na Panginoon. At habang inaawit po natin, mga minamahal, ang awit na ito ay ihanda na po natin ating mga puso upang tayo po ay sumalo sa ating panalapunan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Gawin po nating panalangin, mga minamahal. Ang awiting ito. Hallelujah, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sana po nagsasariwa ng dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Pinagpala po ating buhay, simulan tayo po makakilala sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala ay tinatamasa po natin, mga minamahal. Bunga ng kaligtasan, pruweba ng kaligtasan na pinagkalusa natin ng ating mahal na Panginoon. Iwag po natin kalilimutan, mga minamahal. Palagi po natin alalahanin na dakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Ang hari ng mga hari, Panginoon, mga Panginoon. Ang lumikha ng lahat ng bagay, the Alpha and Omega. Isang araw, bumaba dito upang ialay niya kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal. Di man tayo karapat-dapat, subalit narito tayo.
lahat ng pagpapala ay gitsalat kaligtasan, buhay na walang hanggan, ay ating angkinangkin, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, ginamit ng ating dakilang Diyos, ating beloved of all parents in the Lord, na ipinangal buong katotohanan, amin na mahal, kaya tayo po, may mahal, ay nakatitiyak, amin naman ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tayo po muna, mga minamahal, ay magbulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Looking unto Jesus, our dearest Jesus, the author and finisher of our faith. Masdan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, para sa ating mga kasalanan. Kanya po tiniis ang lahat ng hirap, lahat ng kahihiyan, mga minamahal. Hallelujah. Para sa atin na tayo po dapat ang magdanas ito, mga minamahal, magdusa. Ang sabi po, may Lord, surely He hath borne our griefs. Kanya po dinala ang ating mga karamdaman, ang ating kapanglawan, lahat. Amin na mahal, ay inako ng ating mahal na Panginoon. Sinaktan ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang anak at dinalamhati. Nasugatan siya dahil sa ating pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa magitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo, purihin ang ating mahal na Panginoon sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Habang hawak po natin, mga minamahal, ang tinapay na ito po ay nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoong Jesus na pinagputol-putol dahil sa atin, mga minamahal. At mamaya naman ang katas ng ubas na ito po ay nagsimbolong dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po muna ay magkaisang tumalangin, mga minamahal, pagsisisi. Tiyakin po natin, mga minamahal, na karapat-dapat tayo na sumalo sa napakabanal na hapunang ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagsariwa natin, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa pangungunang panalangin ng aming kagalang-galang na mahal na Pastor Evangelist Valdez Tradalmeda, kami po ay lubos na nagpapakababa, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kabinasumpungan, sa mga kainang na pagbibigyan, mahal na Panginoon, sa pagsalangsang, sa mga kutusan, patawarin mo kami, patulungan mo ang batid sa amin, masunod po namin lahat mong kautosan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Maging kaaya-aya kami at maluwalhating labos sa iyong banal na pangalan sa iyong mga buhay. Maging handa kami sa araw na iyong pagbabalik at magamit muli kami sa napakalawang manggawain. Mahal na Panginoon, pinangungunahan na amin na maginagal, magulang sa beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Purihin natin, mahal po yung mga minamahal. Hawakan po natin ang tinapay. Ito po yung nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoong minamahal, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay ang tinapay. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipahan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng ubas, mga minama. Hallelujah.
ang mga buti mo, Ate. Salamat po sa kaligtasan na binigala mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Makibahagi ito ang tinapay ng buhay. Kanino mag-iisa, yan ang katawan pinayupay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang see you.
Sa ating mga pangailangan, Panginoon. Ano man ating mga kahilingan sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Pinapatunayan palagi ng ating mga Panginoon, may namahal. May katugunan ng lahat ng ating madalangin sa unang dalangin ng ating kagalang-galang mga pastor. Hallelujah. 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 Thank you so much, Mr. Jesus. Salamat po, mga Panginoon, sa pinagkalob mo sa amin namin kinagalang ng magulang sa iyo. Ay, di beloved of all pastor, beloved of all the beloved children, mga Panginoon, nangaral na buong katotohanan, mga Panginoon. Tinatamasa namin ngayon ang totoong pinagpalang buhay. Katiyakan sa buhay na walang hanggan, mga Panginoon. Hallelujah! Ang kalakasan, mahabang buhay namin, mga kinagalang, mga pastor, beloved children, at lahat ng walang gang pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala, na binubuhos mo upang patuloy na ipapangaral ng isang ibanghelyo sa buong ginipa, bago ka magbabalik, mga Panginoon, lumos po namin, pinapurihan ka at pinasalamatan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin yung panalapangal. Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Pagamin naman, ilihas po natin natin mga sarili. Ipahatong po natin isang kamay sa ating ulo ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ang kagalang-galang na malapastor, nag-lihas po sa ating mga loved ones, mga minamahal, sa ating mga kapatiran sa buong mundo. At i-cast out po natin lahat ng masasamang espiritu, karamdaman, problema, manyaro, bisyo. Sa pangalan ni Jesus, di mo niya lahat ng uring karamdaman, di mo sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, desperation, mortal problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, weak glory, pride, lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, demons of poverty, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, so plants are so bright now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, purihin ka, mga Panginoon. Sa katugunan mo po sa lahat ng aking mga dalangin, hallelujah, dakilang tagumpay, araw-araw na tagumpay na pinagkakalob sa atin ng ating mga Panginoon, sapat narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos ng panalangin na nakakabot sa trono ng ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa banal pangalan ng ating mga Panginoon, a million times sa pagpupuring katagang, hallelujah, praise the Lord, ay ating isisigaw, sabay lukso mo ng tatlong beses, sabay-sabay po tayo, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus! We love you so much, dear Jesus! Hallelujah! 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 Purihin ang ating mahal. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord! At tinatawag ko na po.